Hi everyone! Gagawa tayo ngayon ng special na cakes. Isa ito sa aking mga most requested cake. Napakadali lang nitong gawin, kaya dyan lang kayo, mag-uumpisa na po tayo. Dito sa ating bowl, ilalagay na natin yung ating egg yolks. Then, sunod natin ilalagay yung ating sugar. Hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-well-blended na yung ating yolks at saka yung ating sugar. Sunod naman natin ilalagay yung ating oil, yung ating vanilla, at saka yung ating water. Hahaluin lang natin ulit ito hanggang sa mag-well-blended na lahat ng ating liquid ingredients. Then last naman natin ilalagay yung ating coffee mixture. Pinagkasama-sama ko lang yung hot water at saka yung ating coffee powder. Pagsasamahin naman natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating cake flour, all-purpose flour, yung ating salt at saka yung ating baking powder. Ako guys, naghahalo ako ng all-purpose flour para hindi po ganun kalambot yung ating cake, lalo na maglalagay tayo ng filling sa gitna. So pag masyadong malambot yung ating cake, so hindi po siya, pag hinati natin siya, masyado po siyang crumbly. Kaya dapat medyo may pagka-stable yung ating cake, kaya nilalagyan ko siya ng all-purpose flour. Pero kung isang layer lang naman yung gagawin nyo guys at hindi nyo na siya lalagyan ng palaman sa gitna, pwede ng cake flour lahat yung gagamitin nyo dito. Ayan po, sinala ko na or sinif ko na yung ating dry ingredients. Hahaluin lang natin ito hanggang sa magiging smooth na siya at wala na po kayong nakikitang lumps dito sa ating ball. Set aside na muna natin ito. Then gagawin naman natin yung ating meringue or meringue mixture. Dito sa ating ball, nilagay ko na yung ating egg whites at saka yung ating cream of tartar. Kung wala po kayong cream of tartar guys, pwede kayong gumamit ng lemon or white vinegar. Gumamit pala ako dito guys ng stand mixer kasi medyo malaki tong batch na to. Pwede po kayong gumamit ng hand mixer kung hahatiin nyo po yung recipe. Ayan, pag nag-foamy na siya, pwede na natin ilalagay pa unti-unti yung ating sugar. Pagkatapos natin ilagay yung ating white sugar, adjust lang natin yung speed natin sa high. Then continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa mag-stiff na yung ating meringue. Ayan, stiff na yung ating meringue. Malalaman nyo guys kapag stiff na yung inyong meringue, kapag inangat nyo yung inyong whisk sa inyong mixer, mabigat na siya. Tapos ayan, tayong-tayo siya, hindi siya nahuhulog. Pwede na ito. Maglalagay lang tayo ng konting portion ng ating meringue dito sa ating butter mixture. Then hahaluin lang natin ito hanggang sa magpantay na yung kulay niya. Again guys, huwag nyo pong i-overmix yung inyong mixture para hindi po babagsak yung inyong cake. Ibuhos na natin siya ngayon dito sa ating bowl. Then haluin lang din natin. Again po, cut and fold method lang yung gagamitin natin dito. Continue lang yung pag-mix natin hanggang sa wala na kayong nakikitang brown or white na mixture dito sa ating bowl. Or pantay na yung kulay niya. Ayan, kapag kapantay na yung kulay nito, ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Naglagay ako ng baking paper. Then, ayan guys, may nilagay ako dito sa gitna para sabay sila maluto yung gitna at saka yung gilid ng ating baking pan. Nabili ko lang siya sa baking store, hindi ko alam nung tawag dito. Then, itap lang natin ito hanggang sa wala na matanggal yung ibang air bubbles. Then, i-bake na natin siya sa ating naka-preheat na oven. 40 to 45 minutes, ito na siya. Pagkatapos natin siyang i-bake, itataob lang natin yung ating baking pan. Then, palalamigin lang natin siya ng 30 to 35 minutes. Ito na, malamig na yung ating cake. Tatanggalin na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Pwede nyong hatiin yung recipe guys kung gusto nyong mag-try muna. Tatanggalin lang natin yung baking paper. Ayan guys, medyo nabutas yung gitna kasi nakalimutan ko may nilagay pala ako sa gitna na ayan. Medyo nagalaw siya or sumayad siya dun sa table ko. Kaya naglagay ako ng bowl. Tinanggal ko lang yung balat ng cake natin sa ibabaw guys. Mas malinis kasi siya tingnan kapag tatanggalin natin yung balat. Ito naman ay optional, pwede nyo namang hindi tanggalin. Pero ito kasi guys, tinatanggal ko talaga siya kasi matamis tong part na ito. Then binalot ko lang siya ng cling wrap. Then nilagay na natin siya sa baking pan ulit. I-chilled lang natin siya ng overnight sa fridge. Ito naman yung toasted na walnuts, 2 cups po ito. Sunod natin gagawin yung ating caramel syrup para sa ating walnuts. Pinagsama-sama ko lang yung ating water, yung ating corn syrup at saka yung ating sugar.
Hinalo ko lang siya ng konti hanggang sa ma-absorb na ng sugar yung ating water. Then, bubuksan na natin yung apoy. Mahinang apoy lang po. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa magiging amber na yung kulay ng ating syrup. Tips ko lang guys, kapag nag-start na siya mag-boil, huwag niyo siyang gagalawin or huwag niyo siyang haluin para hindi po mag-crystallize yung inyong syrup. Ayan, pwede niyo siyang i-swirl lang para magpantay na yung luto ng inyong syrup. Kapag ganito na yung kulay ng inyong syrup, ayan, ready na ito, patayin niyo na yung apoy. Huwag niyo na siyang hayaang kumulo pa guys kasi papait na siya or mag-dark na yung kulay ng inyong caramel. Nilagay ko na yung walnuts, ayan, then haluin lang natin siya hanggang sa makoat ng maigi yung ating walnuts ng caramel. Then, ilagay na natin siya dito sa ating baking tray. Naglagay ako ng baking paper. I-spread lang natin siya. Then, hayaan lang natin siyang lumamig. Dito guys, parang gumawa lang tayo dito ng peanut brittle. Then, ito naman yung butter na kailanganin natin. Kailangan natin ng 620 grams ng butter or 2 and 3/4 cup. At kailangan po room temperature po siya. Malambot po siya pero hindi po siya melted. Set aside lang muna natin ito. Then dito sa ating saucepan, gagawin naman natin ngayon yung ating sugar syrup para sa ating French buttercream. Pinagsama-sama ko lang yung water, yung ating corn syrup at saka yung ating sugar. Then i-mix lang natin siya. Pagkatapos natin siyang haluin, bubuksan na natin yung apoy. Medium heat lang po. Hahayaan lang natin siya mag-boil. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung tamang consistency na hinahanap natin. Kapag kakulong-kulo na siya or nakikita nyo na yung puro bubbles na yung ibabaw ng inyong syrup, i-beat nyo na yung inyong egg yolks hanggang sa magiging light and fluffy na siya. Malalaman yung fluffy na yung inyong egg yolks. Kapag inangat nyo yung inyong mixer, ayun, nagpo-form na siya ng ribbon. Ngayon, i-check natin ulit yung ating syrup kung ready na ba ito. Ayan, iangat natin siya. Then, meron ako ditong water dito sa ating measuring cup. Maglagay lang tayo ng syrup dito, then hawakan lang natin siya. Kapag nahawakan na natin siya guys, then nagpo-form na siya into a soft ball. Ayan. Ibig sabihin, ready na ito. Ayan, ito na yung consistency na hinahanap natin. Dapat magawa nyo ito guys. Then kapag ganito na siya, dahan-dahan na natin siyang ilagay dito sa ating egg yolks mixture. Dahan-dahan lang yung pag-boost natin kasi medyo mainit ito. Pagkatapos nating ilagay lahat ng ating sugar syrup dito sa ating egg yolk, continue lang yung pag-beat natin sa high speed. Hanggang sa lumamig na yung ating ball, hawakan nyo siya kapag malamig na siya. Then, sunod na natin ilalagay yung ating vanilla. Then, continue lang yung pag-beat natin. Tips ko lang guys, pwede kayo maglagay ng basang towel na malamig dito sa gilid ng ating ball para mabilis po siyang lumamig. Then, ilagay ko na yung ating butter. Paunti-unti lang din po, 1 cube at a time lang yung paglagay natin ng butter. Continue lang natin to hanggang sa matapos na natin ilagay lahat ng ating butter. Tips ko lang pala guys, kung nasa Pinas kayo, ito yung magandang brand ng butter yung gagamitin nyo. Dapat po half compound, half butter kasi kapag puro butter yung gagamitin nyo, talagang madali po siyang mag-melt lalo na kapag mainit sa inyong lugar. Pwede naman po kayong gumamit ng ibang brand basta ang gamitin nyo po kalahating compound, kalahating butter para stable po yung icing nyo. Ayan po, nalagay ko na po lahat ng aking butter. Continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa mag-stiff na yung ating icing. Last natin ilalagay yung ating coffee mixture. Pinaghalo ko lang yung warm water at saka yung ating coffee powder. Siguraduhin lang natin na malamig na yung ating coffee mixture bago natin ilagay dito sa ating icing para hindi po siya mag-melt. Ready na yung ating icing. Set aside lang muna natin ito. Then, ito na yung ating walnuts kanina na pinalamig natin. I-chop lang natin ito. Kung meron kayong food processor, guys, pwede nyo gamitin yon. Ayan, pag ganito na siya kapino, pwede na ito. Then, ngayon ito na yung ating cake. Mag-a-assemble na tayo.
okay lang yan kahit hindi masyadong smooth yung cake natin kasi matatakpan naman yan ng walnuts mamaya. Lalagyan na natin ng walnuts ngayon yung gilid ng ating cake. Depende sa inyo guys kung gusto nyong babaan yung costing ng inyong cake lalo na kapag ka-ibenta nyo siya. Pwede naman yung gilid lang yung lalagyan nyo ng walnuts, then lagyan nyo na siya ng border sa ibabaw, then kapag maglalagay kayo ng message sa gitna, pwede naman po yun. Sa akin po, nilagyan ko po ng walnuts pati yung ibabaw kasi mahilig po sa nuts yung may-ari ng cake na to. Then lalagyan na natin siya ngayon ng border. Nag-add lang din pala ako ng coffee beans dito sa ibabaw ng border natin guys para palatandaan ito kung ano yung flavor ng cake na ginawa nyo. Pasensya guys kung hindi ko mapapakita sa inyo or hindi ko ma-slice yung cake natin. Pero nakita nyo naman kung gaano ka-moist yung ginawa nating cake. Nag-request lang ako sa kanila ng picture na nakahiwa na yung cake. Ayan nga, ibabox na natin ito. Then naglagay ako dito ng sticker. Then mag-add din tayo ng ribbon. Sana po nagustuhan nyo po itong recipe ngayon na ishinare ko sa inyo. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.